Ganito na datnan ng TFC News ang isang hotel lounge dito sa Causeway Bay, isang lugar na kilalang shopping district. Dito rin madalas nagtitipon-tipon ng mga rallyista bago sila magmarcha sa susunod na pagdadausan ng kanilang demonstrasyon sa Hong Kong Island. Pero simula noong inanunsyo ni Chief Executive Carrie Lam ang pagpapatupad ng face mask ban noong October 4, maraming tindahan at negosyo ang maagang nagsasara. Nagmistulang ghost town ng dating maingay at buhay na Wan Chai at Lan Kwai Fong. Kinakailangan pa rin pumasok ni DJ Rain or Shine. Pero nitong nagdaang mga araw, lalo pang tumutumal ang pagpasok ng customer. Kaya pakiramdam niya, biktima na rin siya ng walang tigil ng mga protesta. The only thing that I've experienced is that because there are times I can't make it here, that's when my salary gets cut. I don't get full pay because I can't make it. And there's that's just how it is here. So, no show, no pay. Even if it's not my fault, even if it's because of the protest. Sometimes I would just raise the issue, like if something happens to me, if I get into an accident, will the hotel cover it? Mm-hmm. And yeah, there's no assurance of that. Si DJ ay isa ring English teacher sa New Territories sa umaga. Nag-aalala siya para sa mga kaibigan niya sa food and beverage industry, na isa rin sa mga direktang natatamaan ng kasalukuyang krisis. Friends that work in F&B at night in bars, they most of them lost their jobs because maybe they were working in like startup restaurants, and then immediately they just figured out like there's no business at all. And I just have a feeling that maybe this is, it's the start of it, and then a few others will just follow. Para naman kay alias JC, na isang piano teacher sa umaga at hotel musician sa gabi, swerte pa rin siya at nakawalong taon na siya sa pinagtatrabaho ang hotel. Hindi pa naman daw sila nabibigyan ng anumang notice ng management ng hotel. Kung may impact man sa kanya ang mga protesta, ito ay nararamdaman ng kanyang bulsa. All I know is that also a lot of hotels that have bands were kind of like nearby, they were kind of cutting them off already. So getting from one place to another kind of doubles up in price. So I think that kind of affects me just financially in that way. Mm-hmm. Yeah. So we'll see you here until the end of the year. Hopefully. Sa patuloy ng mga protesta rito sa Hong Kong, mukhang matagal-tagal pang makikipagsayaw sa walang humpay na krisis ang mga Pinoy musician dito gaya ni na DJ at JC. Dahil sabi nga, the show must go on. Ilan lamang sila sa libo-libong OFW na piniling magtiis na lumayo sa pamilya para makahanap ng mas maayos na kita. Nag-uulat mula rito sa Hong Kong, Jan Yumul, TFC News.